Hi everyone! Hi, hello! Simple lang muna. Katulong look muna ako ngayon. Kasi nandito lang ako sa bahay ng amo ko. So, yung pag-uusapan po natin ngayon is about po, ano po yung ginagamit ko na way para magpadala ng pera sa Pinas? For me, maraming options dito na pwede nyo padalhan. Pero, mas prefer ko po yung UPT or option. Ito po yung card ng option. Ito. So, ang gawin nyo po muna, mag-download po muna kayo ng option sa App Store. Sa Play Store. Sa Play Store. I don't know if it's... may sa Android, sa... iPhone din, meron din sa App Store, meron din sa Play Store. And click nyo lang yung link na sa description ng video ko para redirect kayo doon sa pag-install nito, pag-download tsaka install. Pagkatapos nyo mag-install, for the registration naman, para maging member kayo ng UPT or option, kailangan nyo munang ihanda yung ID nyo, working permit ID. Yun yung, or if you have resident permit ID here in Turkey, or working permit here in Turkey, yun yung gamitin nyo for the identification. Kasi kailangan nila yun. Kimlik ang tawag nila doon sa ID. Tapos, ihanda nyo lang din yung passport nyo. Nakalimutan ko kasi, I think hiningan ako ng passport or hindi ba? Or dun na ba yun sa hotline? Kasi may concern ako. And then, may hotline naman sila for the concern, which is needed nila yung passport ko for the verification of the account. And then, kailangan meron kayong permanent address. Mas mabuti kung ilagay nyo na address doon is yung address ng amo nyo, kasi doon kayo palaging nagsistay, hindi yung sa apartment nyo, kasi once a week lang kayo nagdi-day off. And then pagkatapos nyo ng i-install, ma-member na kayo, registered na kayo, yung email nyo, kailangan din yun siya, email. And then, yung Turkey na number nyo, kailangan din yun siya. So, pagkatapos nyo lahat-lahat nun, ang next na gawin is i-input yung mga address for the verification of the address. And then, dun din ipapadala yung contract. Magsasign kasi kayo ng contract, tsaka yung card. Ganito yun siya. Yung card ko, hindi siya sabay dumating ng contract ko, yung signing of the contract, kasi upon registration that time, hindi ako nag, anong tawag nito? Hindi ako kumuha agad ng card, kasi may bayad yun siya. Before it's 20 pesos, but now I think it's 30 or 35, not 35, 20 pesos, TL, I mean Turkish lira. 20 Turkish lira, and then I think now it's 35 or 30 Turkish lira. So kung may kaibigan naman kayo na may option na or may ganito na, pwede kayong manghiram muna ng 35 or 30 lira para sa pagkuha ng physical card, makapag request kayo para sabay na ipadala yung card nyo tsaka signing of contract. Hindi na kayo mag-antay ng ilang days pa for the card. Nandiyan na ulit. Pero dalawang cards naman nandoon, yung online tsaka physical. Pero mas maganda talaga pag may physical card tayo. And then pag natapos na, napaidala na, nakasign na kayo ng contract, ganyan, pwede nyo nang gamitin yung UPT account nyo. And para naman mas malagyan ng pera ang UPT, ito, para malagyan siya ng pera, tsaka yung sa account nyo, pumunta lang kayo sa Active Bank. Active Bank, ilagay ko din sa description. For here sa Istanbul, nandun siya banda sa may Gayri Tepe.
dyan banda, isa-search nyo lang kung saan ang pinaka-nearest active bank sa inyo para doon kayo mag-top up. Pag-top up nyo ng pera, wala kayong babayaran yan. Lagyan nyo yung dollar nyo. Kung gusto nyo din lagyan ng lira, pwede din. Kasi ito yung gamit nyo sa swipe. So, pag may lira na doon, pwede na kayong gamitin ito for swiping or online purchases, something like that. And pag nakapag-top up na kayo doon, kunin lang naman yung ID nyo para sa paghulog ng pera. Kayo na mismo ang magsisend ng pera from your application sa option app Papinas. Meron akong gagawing tutorial after this my video. Papakita ko sa inyo kung paano magsi-screen recording ako sa phone ko kung paano siya magsi-send. Ito na yung option ko. Option, i-click ko lang yun siya pag na-install na sa inyo. And then, since may ano na ako, account, tapos na akong member na ako dito, i-type, andito na, nakapag-login na ako. Walang laman yung ano ko kasi naipadala na, just nagamit ko na din ang pera ko. So, ganito yun siya. Ito yung account nyo sa Turkish Lira. Ito yung sa US Dollar. Tsaka meron din sa Euro. So, for magsisend kayo ng pera doon sa, I mean mag-top up doon sa Active Bank. Dito lang, i-check yung account nyo. My accounts, i-click nyo lang yan. Makikita nyo dyan tatlong accounts nyo. Turkish Lira, US Dollar, tsaka Euro. So, since magpapadala tayo ng pera sa Pinas, yung dollar yung ano nyo, i-send doon. Huwag nyong i-convert into Lira, okay? Just US Dollar. So, ito yung ibigay nyo, yung US Dollar na account. Sila nang bahala. Pwede nyo ipakita via cellphone. Bigay nyo lang sa teller. And then, kung magpapadala din, kung lagyan nyo din ng pera, yung account nyo ng Turkish Lira, so ipapakita din nyo yung Turkish Lira na account. So, bigay lang sa teller. Sila na yung bahala nun. Tapos, pag nasend nyo na, tapos ng transaction lahat, antayin nyo lang ng siguro mga 10 minutes, 10 to 15 minutes, andyan na yung pera sa bank nyo. Makikita nyo yan siya. I-click nyo lang yung option. So, may lalabas na yan na pera kung ilang pera yung pinatop up nyo. Kung 700 USD or 800 USD, makikita nyo dyan. Tsaka yung lira din. So, paano mag-send ng money pag may pera na dito sa loob? I-click nyo lang tong send money and then international, syempre Philippines. Ayan. Tapos, saan nyo ba pinapadala? Sa bank nyo ba? Sa bank nyo ba ipapadala? Or pick up lang ba? Sa akin, send to my account kasi meron akong bank doon sa Pinas, which is yun yung ginagamit ko for sending money then sa mga pamilya ko. Pero kung dito ka naman sa pick up, yan. Continue lang yan. Yung cash pick up naman, mapipick up siya sa Cebuana, M. Luelier, Palawan, Western Union, ano pa ba yung isa, LBC. So, yan, pwede niyo i-pick up doon. So, continue niyo lang. Tapos, i-click nyo syempre yung US dollar. For example, may laman yung dollar ko ha. Huwag nyo lang pansinin. For example, magsisend kayo ng 700. Tingnan natin. Click nyo. So, yun ang katumbas niya. Pag magsisend kayo ng 700 USD, meron kayong 38,598 pesos. Tsaka, tingnan nyo yung total amount. May 5 USD na fee para sa
transaction. So, after nyan, continue lang kayo. But, syempre, wala naman itong tingnan nyo naman na your account balance is not sufficient. So, hindi ako makakapag-continue. Pero, pag i-click nyo yung continue, may mag-a-appear dyan na mga forms na kailangan nyong fill-upan. Yung name, surname, yung receiver ha. Tsaka phone number, ganyan. Tapos, continue nyo lang hanggang matapos yung process. And then, i-share nyo yung receipt. Kasi, pag successful na yung resibo, yun ang ipapakita nyo sa screenshot nyo para ibigay sa receiver. Yun lang yung process na yun. Andito na po tayo sa papadalahan ng pera. Ito po yung Active Bank. Okay. Ta-da!